Hello guys, welcome to my channel and welcome to Thor TV. For today's vlog, share ko sa inyo yung nabili ko online. Bali, one time tumingin ako ng shoes sa online shop. So nakita ko siya sa Facebook, dumaan sa wall ko. So sinubukan ko naman mag-order. Bali, nakita ko yung isang shoes doon. Sabi naman sa review is original. So itinry ko siya. So ngayon, i-unbox natin siya. Titingnan natin yung kung original ba siya or fake. Mabilis ko siya na-receive, bali in order ko siya last week. So 3 days ago na-receive ko agad yung order. Sabi kasi doon na isa sa mga naka-encourage sa akin para bumili is 50% daw, then original. So, binili ko siya. Nike siya na high cut. Jordan siya. A1. Air Force 1 OG sneakers. So, yun yung ano niya. Since wala pa ako kung color red na Jordan, so, binili ko. At in fairness naman, after 3 days, na-receive ko siya agad. Then, wow. COD. So, ngayon papakita ko sa inyo yung difference niya kung talagang legit siya. At kung ano yung difference niya sa binili ko through physical store. Ito kasi online, hindi natin pwede piliin kung okay ba yung quality niya. Basta sabi lang doon sa review is maganda. And based naman doon sa mga nabasa ko na review is okay naman. Satisfied daw sila. So ngayon, titingnan natin kung talagang legit ba siya or fake. Bali, dumating siya kanina. Kanina lang siya dumating. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So, eto siya. Based dun sa mga review, okay naman. So, ngayon, i-compare natin siya sa online at sa nabili natin through physical store. So, eto siya. Dumating siya kanina. Jordan High Cut Air Force 1 OG sneakers. So, eto siya. Binili ko siya 3 days ago. Then, after 3 days, dumating siya agad. I think, galing pa siya ng Bahrain. Eto. So, isang box. Tapos eto yung nabili ko sa physical store. Eto. Eto siya. So mamaya i-open din natin siya. Kung ano yung difference ng online at sa physical store. Kung original ba siya or hindi. So eto siya. Medyo magaan yung box, unlike sa mga pag bumibili ko ng mga shoes sa mga store, medyo mabigat siya. Pero ito napakagaan. I don't know why, maybe yung mga binibili ko kasi sobrang daming ano siguro, sobrang daming nakapaloob. So ito medyo magaan siya, no. Medyo nakakapanibago. Pero check natin kung ano yung I have scissor here, so bubuksan natin. Let's start to open now. So, ayan. Ito siya. It comes with orange box, as usual. Usually, ang mga Nike or Jordan, pagbibili ka ng mga shoes, depende sa brand or depende sa anong klase siya. So, doon siya nakabase sa box. So, ito color orange yung box. May logo na Nike. May logo siya na Nike. Pero, napansin ko sa box, wala siyang anything na nakasulat dito sa labas. Usually, pag bumili ka ng Nike shoes, yung brand niya, sizes, nandito siya lahat. Nakaprint siya dito sa gilid. So, eto. From box is, mapapansin mo agad, medyo dry. Unlike dun
sa binili mo sa store talaga is medyo glossy yung box niya. So ito, para lang siyang ano, parang normal carton. Normal carton lang siya na may color orange, then may print na Nike. Pero wala siyang mga sizes and anything print na nandito sa side niya. Usually meron talaga yun eh. So ito. So ngayon, i-open natin siya. I-open na natin siya. Oh. Based naman dun sa pinost nila sa online store nila is, eto naman, color red siya na high cut na Air Force 1 OG sneakers. So eto siya. Eto lang siya. Once na i-open mo yung box, makikita mo na agad yung shoes. So ngayon, check natin yung quality ng shoes. At mamaya ikukumpara natin kung ano yung pagkakaiba niya sa nabili natin sa store at sa online. Ito kasi, once na in-open mo yung box niya, eto na agad siya. Makikita mo na agad yung shoes. Almost same naman nung nasa picture. Check natin kung ano yung quality ng shoes. So, ayan. Oh, eto siya. Meron siyang feeler sa loob. May feeling siya. Eto yung itsura niya closer. Ayan. May logo sa ilalim. Pero hindi nakasama yung... Usually, pag bibili ka ng Nike shoes, is... Yung size niya is nandito dapat. Nandito dapat yung... Kung titingnan mo siya, okay naman. Maganda yung ilalim niya. Kaso problema, usually yung pagbibili ka talaga merong size dito sa ilalim. Okay naman yung texture niya. Kaso, papel yung nasa loob niya. Oh. Ito. So, ayan. Okay naman yung loob. Medyo makapal yung texture niya. Kaso, compared dun sa binibili mo normally sa mga Nike store is, pag chinek mo yung eto, dapat meron din siyang logo dito ng Jordan or Nike. So, ito wala. I don't know why. Eto. Wala siyang logo. Wala siyang logo. So, eto is medyo manipis compared dun sa binibili mo sa talagang store. Eto siya. Medyo manipis siya. Saka yung tahi niya, masyadong malaki yung tahi niya dito. So ayun, tulad nga ng sinabi ko kanina, once you open the box is, shoes na agad siya. Wala kang, you don't see anything inside. Just the shoes, once you open the box, ayan na siya agad. Wala kang makikita any paper inside or anything. So this is what I bought from online. Eto na siya. Maganda yung itsura niya. Kung ano yung nandun sa pinost nila sa online store nila, same naman siya nang nasa picture. Yun nga lang, medyo may difference lang siya talaga pag kinompare mo dun sa mga iba na nabili mo dun sa actual store. Eto siya. Mm-hmm. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung nabili ko sa mismong Nike store. So wait muna ha. Tabi muna natin to. Ito yung nabili ko na sa online store. Hindi na ito bago kasi nabili ko siya maybe last month or 2 months ago nabili ko siya. It comes with ito naman. Yes. Same box pa rin, orange box as usual. So ito may logo siya dito.
Ito yung sinasabi ko kanina na ano. So, nandito yung brand niya. Sizes. Tapos kung magkano siya. Color. Unlike dun sa isa na walang any na nakaprint sa gilid niya. So, ito meron siya. Both side. Meron dito nakaprint na ito, Nike. Then, meron siyang ito, sticker. So, ngayon. Kung yung kanina nung inopen natin is makikita mo agad yung shoe sa loob. So, eto, pag inopen mo siya, ang dami niyang balot. Ang dami niyang balot. Eto. Saka ito is naka dust bag pa sa each. Naka dust bag pa siya separate. Compare dun sa isa na once na inopen mo is shoes na agad. So ito, naka dust bag. Ito siya. So bali ito naman, blue version siya ng Air Force 1 OG sneakers. So ito siya. Naka dust bag siya sa loob. Ayan. Unlike dun sa isa talagang ano lang, plain shoes pag inopen mo yung box. Ito, separately naka dust bag siya. Ganda. Bali, ito lang yung blue version ng kanina. Yung isa red is... So, ngayon, na-open natin siya. Bali, ito yung blue version ng red kanina. Air Force 1 OG sneakers. Yan. Medyo mabigat. Compare dun sa red one kanina na ano... Na super gaan. Hindi ko alam difference niya. Saka ito is, ang una ko napansin dito, meron siyang nakaprint dito. Yung isa kasi, red version, wala siyang kahit anong print. Tapos ito, hindi mo makikita yung tahi niya sa gilid. Kasi maliliit lang yung tahi niya. Saka yung detail ng mga tahi niya dito is super liliit. Compared dun sa isa na sobrang kitang-kita mo yung tahi, ito yung detailed na tahi niya is sobrang liliit. Check natin yung loob. Yung isa kanina, pag inopen mo yung sa loob niya is plain lang yung dila. So, ito naman. Ayan. So, meron siyang nakaprint dito sa loob. Yung isa kasi wala siyang nakaprint. Plain lang siya. So, ito is meron. Saka super kapal nung ano niya. Super kapal nito. Saka ito is makikita mo kung saan siya ginawa. May sizes siya. Compare dun sa isa na walang nakasulat. As in plain lang. Made in somewhere. Pero ito, makikita mo siya. Oh. Made in Finland. This one. Mabigat siya. Super bigat. Saka ilalim niya, mas makapal. Super kapal ng ilalim. Saka meron siyang sizes din dito na nakasulat. Ito super kapal ng ilalim mo. Unlike dun sa isa na super gaan. Pero kung titignan mo naman siya is almost same lang. Almost same siya. Ito yung binili ko sa online. Ito yung binili ko sa store. Saka ito is, ang difference pa pala niya is, meron siyang small detail na naka-print dito sa gilid. Eto. Kung makikita niyo siya, eto yung kung kailan siya nilabas, kung kailan siya nirelease. Eto. Ayan. May naka-print dito sa gilid. Eto. Naka-print dito kung kailan siya ginawa at kung saan siya ni-release. So ito yung saka yung brand niya nandito, oh. Kung anong type of Jordan to. So ito, may naka-print sa ito. Ayun, so ayun nga guys, bali tulad sabi ko kanina, ito, both sides ng shoes may naka-print dito yung kung ano yung code niya sa box, kung ano yung code niya sa dito sa QR code niya, makikita mo yung dito pag chinek mo dito. Kung ano yung barcode sa labas, meron siya dito nakalagay. Ito siya, oh. Dito siya meron.
So ayun. I think this is limited edition, pero limited edition siya ng Air Force One OG sneakers. Parang ano lang din siya, red version ng nauna kanina na binili ko sa online. Ayan, so ayun guys. So tapos na tayo sa ating unboxing ng Nike Air Force One OG sneakers na binili natin sa online compared dun sa binili natin sa actual store. So, ang masasabi ko lang is okay naman yung itsura ng binili natin sa online kumpara sa binili natin sa kumpara dun sa binili natin sa store. Medyo magaan siya at medyo manipis kumpara dito. So, fake ba siya or legit? Ang masasabi ko lang dito is maganda naman. Maganda pero hindi siya original. Sa ito. Based doon sa mga nabasa ko kasi sa review doon sa may online shop na yon is original siya, maganda. Pero pag ikukumpara mo siya sa talagang binili mo sa store sa mga legit seller is makikita mo siya na fake. Fake or class A. Hindi siya original. Yun lang. In short, all in all, my comment is hindi siya original. So, fake siya. So, ito. So, ayun guys. Kaya, kung bibili kayo sa online, make sure na dun sa online na legit talaga. Sobrang daming online store na pwede mong bilihan. Especially pag mga kilalang brand. Sobrang daming online. Nandyan yung mga Namshi, nandyan yung mga Foot Locker, nandyan yung Zalora, nandyan din yung mismong Nike online store. So, dun mo sila mabibili. Pero ito kasi, nabili ko siya online. I never heard that name before, so just now. Kaya sinubukan ko lang naman. So ayun. That's it for now guys. So salamat. Thank you for tuning up my channel. And hope you enjoy my unboxing. Then next vlog, I have new shoes to unbox again. And make a little review about the SB Dunk shoes. And Hanky Chunky SB Nike. It's a limited edition na i-unbox natin next vlog. So, don't forget to subscribe to my channel and see you on the next vlog.